So for today's video guys, dahil wala tayong travel vlog ngayon, so ang gagawin natin is mag-tutorial tayo. Ang gagamitin kong tutorial ngayon is regarding sa CapCut. Yung mga ginagamit kong pang-edit, kung paano umedit ng mga videos, kung paano maglagay ng watermark, at maglagay ng subscribe button sa ating YouTube gamit ang ating chroma key. So bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe, i-click ang notification bell, at i-like, at mag-iwan ng comment. So for today's video guys, ito na po. So punta lang po tayo sa CapCut. Hanapin po natin ang ating CapCut. So ito. So dahil nakapagawa na ako, nakapag-save na ako ng aking videos kanina, i-replay ko na lang siya. So ito yung ating i-edit. So kailangan na natin pag nag-i-edit tayo, kailangan alam natin yung mga gagawin natin, alam natin yung maglalagay natin. So i-play lang muna natin siya. So ito yung videos na napili ko para sa aking tutorial. So i-pass forward lang natin. Ayan. So nang una, kailangan pipilit natin. Hanap tayo ng mga ito. Ito yung spot na ito. So split natin siya. And then click natin. Ay delete natin kasi may mga ano doon, may mga pangit na kuha. So and then i-cut ulit natin. Tanggalin natin, burain. So pwede natin siyang i-cut ulit. Split lang natin, and then ito. Ito, i-cut natin siya. So pwede na siyang i-edit. Tanggalin natin yung bullion kasi gagawin natin siyang cinematic naman. So tanggalin natin yung sounds. Lahat-lahat tanggalin natin. Ayan. So after that, ito, dahil ito yung i-edit natin. Click natin yung hinatiin natin kanina. So speed natin, medyo mabilis. Lagyan natin siya ng 4.5. 4.6, then i-check natin yung video kung okay siya. Ayan. Okay, so edit natin ito yung dulong video, adjust lang natin ang kanyang brightness. Oops. 11 lang, and then yung kanyang saturation. And then yung exposure niya, check natin kung gusto niya talagang ano, 10 lang. And then yung contrast. So i-try natin. Medyo okay na siya. So tanggalin natin yung dulo, yung CapCut. So, gagawa tayo, ang unang ilalagay natin is ang kanyang transition. So, ako kasi, ang madalas kong ginagawa is yung transition niya is ito. Sa camera, punta tayong camera, then pull in lang. Ito yung madalas kong ginagawa, yung pull in. Or, gamit natin yung sa apps. Pili lang tayo kung ano mas gusto mo. So, ipo-pull in na lang natin. At tapos dito, ganun din. Kung gusto mong i-pull out, kasi sa'yo yan. So, akin ang pull out ito. So, pag i-play natin ang video, ito yan. So tapos na sa ating paglagay ng transition. So ang susunod natin is gagawa tayo, ilalagyan natin ang ating watermark. So ako kasi ang ginagawa kong watermark is yung simple lang. So punta tayo sa text. Ito, text. So text template.
And then, pili tayo ng ating watermark sa pwede. So, sa trending ako madalas pumupunta. So, ito ang pipiliin ko. Ito yung I love you. So, clap natin yung I love you. Then, edit natin. Dahil dyan, the adventure ang pangalan ko. So, yun yung gagamitin. Then, click lang natin. So, papalitan po natin ang ating water. So, place po natin dyan sa baba. So, kailangan lang po siyang hilain hanggang dulo. Sumobre tayo. Ang kung saan hanggang dulo na. So, ayan. So, pag ito-play na natin, ayan na, mayroon na tayong watermark. So, pwede natin siyang i-edit ang ating watermark. Pwede natin siyang ilipat sa taas, sa gilid, sa kanan, or sa kaliwa. So, ang gagawin natin na, i-cut natin siya. Click natin yung orange. Then, split. Na-split natin. Click ulit natin yung picture. Ay, yung orange. And then, place natin dito sa taas. Then, place. So, ayan na nalipat ng ating watermark. So, dahil dyan, nalagyan din natin siya ng music. Back tayo. Then, audio. Sounds. So, ako kasi may mga dinownload ako na no copyright ng music. So, hanapin natin siya. So, ito na rin yung ating gagamitin ang breeze. Antayin lang natin. So, ayan. So, i-cut natin ang music kasi hanggang dito lang naman natin. Cut natin. Split, then remove this. Okay. So, ang susunod natin is kung paano tayo maglagay ng ating subscribe button. So, punta tayo ng overlays. Ayan. Add overlays. And then, punta tayo sa kailangan ang ating i-download is yung green screen. Then add. So, dahil na medyo malaki siya, so papaliitan na natin ang ating green screen. So, lagyan natin siya dito. So, ako kasi ini-edit ko pa siya. So, may kinakat na ako dito medyo maikse. Click natin. Then, i-cut. Delete. So, ano na. I-click natin yung ating green screen. Then, punta tayo sa chroma key. Pag lumabas na yung chroma key niyan, galaw-galawin lang natin. Once na nag-green na siya, ibig sabihin okay na. So, punta tayo ng intensity. Intensity. Yeah. So, ako, hanggang 30 na ako sa intensity. Ayan. Then, check ulit natin. Pag i-play natin ang ating videos, menu. Ayan, meron na tayong subscribes button. So, yan lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking videos. Salamat! So guys, tapos na ako mag-edit ng aking video. So, kung mapapansin nyo, mapapanood nyo na lang doon yung ginawa akong video. Short video lang naman yun siya, pero sana makatulong sa inyo. Sa mga small YouTubers, sa lahat-lahat ng mga ano, nang gusto talagang matutunan kung paano maglagay ng watermark. Saka ng subscribe button. So, sana magustuhan niyo po yun, guys. Thank you! So, guys, natapos ko na po siya. So, watch this!